Doc Edsel, magandang umaga po. Magandang umaga, Manong Ted. Magandang umaga, DJ Chacha. Magandang umaga sa lahat na nakikinig at nanonood. Opo. Doc Edsel, sa inyo pong mga natatanggap na mga journal, mga pag-aaral po, no, tungkol dito nga sa COVID-19 vaccine ito, regardless po kung ano pong brand, ano ho ba ang latest development? Kasi nga, as we know, ngayon po ay nasa emergency use authorization pa lamang stage ito. Tapos na ho bang eksperimento? Yes, Manong Ted. Actually, sa US, yung Moderna, yung Janssen, yung Pfizer, na yun yung mga bakuna na ginagamit nila, meron na po yung full approval. So actually last year pa nga yun, pero syempre iba-iba rin naman yung ginagawa ng mga bansa depending on sa regulatory authority. Tapos itong ang mga bagong developments, yung Moderna at yung Pfizer, nakapag-develop na ng vaccine na dinagdag nila yung genetic material ng Omicron. And yung early data is showing na mukhang mas maganda yung response in terms of yung tinatawag na neutralizing antibody na pwedeng mag-block ng infection sa isang tao. Alam naman natin yung vaccines natin ngayon, they're very good at preventing severe disease, pero dahil dito sa mga bagong variants, hindi na masyadong mabisa yung pag-prevent niya ng infection, bagamat mild usually yung lumalabas. Itong mga bagong vaccines, yung tinatawag natin na updated vaccines, try to address this issue and mukhang mas mataas talaga yung neutralizing antibody dito sa mga panibagong vaccines that are now being studied. Meaning itong Pfizer at saka Moderna ho ba? Doc? Okay. Pfizer and Moderna ay nakapag-develop na at available na sa market ngayon yung kanilang, if I may label it as new improved anti-COVID-19 vaccine? Well, hindi pa available sa market, Manong Ted. Pag-aaral pa lang dito sa mga updated vaccine. Mm-hmm. Pero ang opinion ng FDA sa US is para natin pwedeng gawin ito parang dun sa flu. Diba sa flu, hindi naman tayo nagka-trial every year. Mm-hmm. Ina-update na lang nila. So the opinion right now, pero kailangan pa rin nilang aprubahan, is once ready na itong mga updated vaccines, baka hindi kinakailangan ng panibagong clinical trial dahil nagawa na siya dun sa original vaccine. At itong updated na lang is yung expectation lang naman dito, ang dinadagdag lang na sangkap, binabago lang yung sequence nung tinatawag na spike protein. Mm. And we don't expect it to be any less safe. And meron na rin ng preliminary na pag-aaral na nagpapakita na yung amount of neutralizing antibody dito sa updated vaccines, it contains yung original strain ng virus dun sa original vaccine plus yung sa Omicron. Kaya ang nangyayari is ginagamit nila bilang booster, and compared to using the old vaccine as a booster, mas maganda talaga yung response against Omicron. Opo, ano ho ang balita nyo from these pharma companies? Kailan kaya ito magiging available na for consumption, for public use? Oh, well, ang earliest na sinabi nila sa US is baka by September. And that's very optimistic. Pero alam naman natin, mabilis talaga ang movement dito sa vaccine sa pagpapa-approve. Now, dito sa Pilipinas, hanggang ngayon kasi, wala pa rin sa Certificate of Product Registration. Baka nga hindi nag-a-apply rin kasi yung mga bakuna. Kasi syempre, cornered rin nila yung market through the government. Kasi yung government yung bumibili ng vaccines natin ngayon. Pero once na-register na yan, pwede na yan ibigay ng ating mga doktor sa kanila mga pasyente. And that's actually more convenient, lalo na dun sa mga nagtatrabaho, at least on Saturday, Sundays, kahit anong oras nila, kung magkasundo sila ng doktor, ay pwede na rin ibigay sa mga clinics. Yun po talaga yung reason why we want to see that the vaccines get full approval dito sa Pilipinas. Opo. Doc, sa ating pong simple, sa amin, no, sa layman po na simpleng kaalaman sa mga bakunang tulad po nitong under EUA pa lamang, pagkatapos po ng pag-administer nito, may mga stage pa na post-marketing analysis, parang ganon, di ho ba? Na after mo ito ma-administer, meron pang panibago mga pag-aaral na gagawin. Dito ho ba sa COVID-19 vaccine na ito, meron na ho bang ganon? Para ho talaga sigurado na ho ba kung gaano lang ho ito kabisa, ilang buwan lang ho ang kanyang efficacy? Yes, Manong Ted. Actually, mas mahigpit pa nga yung post-vaccine monitoring ng EUA kesa dun sa tinatawag na CPR.
yung tinatawag natin na phase 3 post-registration, routine naman po yon sa mga bakuna. Pero dahil dito sa EUA, mas nag-iingat sila, mas matindi ang pag-monitor ng post-administration nung vaccine. Kasi yun nga, specifically because binibigyan ng special consideration dahil pandemya, kailangan na natin gamitin to kahit hindi pa kompleto yung usual na proseso. Okay, sige po. So, meron na ho bang klarong study ngayon na inilabas po itong, kasi di ba obligado mga pharma companies, trabaho nila yan eh. Yung pong sinasabi nga na magkakaroon ka ng post-marketing report, kumbaga analysis? Yes, Manong Ter. Actually, marami nang yung tinatawag natin na real-world data. For instance, sa Chile, nakapag-publish na sila ng 10 million yung resulta nila sa 10 million people na binigyan nila ng bakuna. And very clear, actually ito sa Sinovac to, very clear na mabisa talaga siya and safe, very small yung number of adverse events na nakikita, and the very few are serious. Now, hindi necessary na i-publish ito lahat. Ang importante is nare-report siya dun sa regulating authorities, sa FDA, sa DOH, para ma-monitor nila. Hindi naman necessary na ilalabas natin lahat yan. But ang important is that the authorities who are monitoring this are being given the data periodically. Opo, kaya ako ito tinatanong nga siya, doktor nga at mga kapatid, para ho ninyo maintindihan lang, itong stage nga ng, kasi po ito experimental stage, kaya nga emergency use authorization lamang po ang permiso ho nito. My point is, yung pong talagang pag-aaral, kung ilang buwan lang ang visa ng bakuna, regardless of the brand, doktor, para nga doon sa, para, and then, after ng first booster, ilan din pong buwan yun? My point is, hindi ho ba dapat makiklaro na yon? Kasi nga may mga Pilipino na kahit na hindi senior, nakadalawang booster na o nakatatlong booster na ang iba eh. May mga senior po na alam ko, may lima na ho ang bakuna total, may pang-anim na nga eh. Alam niyo ho yun, kumbaga ho, para ho na lang natin talaga masigurado na darating ang panahon, ikaw na mismo magdedesisyon sa'yo sa tulong ng iyong doktor para ka magpa-limang kumbaga nakatatlong booster ka na ganun. Well, Manong Ted, meron kasi talaga tayong approved uses. Now, kung mag-off-label, bawal po yan sa Emergency Use Authority. So, lahat ng kumuha ng more than 2 doses nung hindi pa na-approved yung booster, hindi po talaga authorized yun. At hindi po yun talaga kasama sa report. Kasi ginawa nila ng kusa nila eh. Ang important is yung regulatory na ang pinayagan na paggamit, yun po talaga yung minomonitor natin. Pero kung lalabas ka dun sa usual you're taking that risk. And number two, it's actually illegal. So, mahirap sabihin kasi sinabi naman namin na ito lang muna dapat yung paggamit, 2 doses. And then later on, in-update, 1 booster. And now, yung second booster is only for 60 years old and above and immunocompromised. So kung hindi mo sinunod yon, lalo na under EUA, actually kahit sa CPR kasi off-label rin yon, hindi po yon kasama sa monitoring kasi hindi naman rinirekomenda na gamitin ng ganong klaseng paggamit. So, sige po. So ito lang, balikan ko lang. Ito ho ngayong ating kasalukuyang pong pagbabakuna na government-regulated nga po, hanggang isang booster lang ang mga, ang edad po ay 60 and below, maliban lang kung ikaw may mga ibang sakit. Kayo ba isang ayon, doktor, na kahit na po 50 years old pataas, regardless kung may sakit na iba o wala, magkaroon na po ng pangalawang booster? Well, pinapag-aralan yan, Manong Ted. Sa Estados Unidos, actually, pinapayagan siya. Actually, yung sa ating A1 healthcare workers, pwedeng kumuha kahit you're below 60 years old. Ang important na maintindihan ng mga tao is yung ebidensya. Kasi yung ebidensya, nagpapakita, 60 and above, makakadagdag talaga siya, nakakatulong talaga siya. Pero below that, yung evidence is not clear. In fact, there's not much evidence below 60 years old na yung systematic yung paggamit. Kumbaga, ine-extrapolate, ina-assume na lang dahil gumagana dun sa 60 and above,
gagana na rin dun sa below. Pero kasi alam natin, ang risk ng severe COVID is lower for people below 60. And so yung absolute benefit, in other words, kung yung chance mo na magkaroon ng severe is 1% at bawasan mo ng, say, 50%, magiging 0.5% yon. Iba yung impact nun sa isang tao na sabihin natin 60 and above, tapos 10% yung risk niya yung severe, magiging 5%. So, yung 5% na yon is very different from 0.5% na below 60 years old. That's 10 times more yung in terms of risk. So, iba yung value na linalagay natin dun sa epekto ng bakuna sa taong higher risk dahil mas pinapababa lalo ito dahil yung baseline risk is mas mataas. Ikukumpara mo dun sa tao na 60 and below na yung severe risk niya is already low na pinapababa lang natin lalo. So, Doc, kapag ho itong mga pharma companies na ito ay nakakuha ng certificate of product registration, kung sakasakali, no, theoretically, hindi pa rin ito karakaraka maaring sunggaban ng sino man para po sa pangalawang booster, pangatlong booster. Kumbaga, dapat pa rin po itong may medical supervision ng mga doktor. Doktor ho muna talaga ang mag-recommenda nito. Yes, Manong Ted. An RX po ito. In other words, dapat po talaga may prescription or at least on the order of a physician. Ang important dyan, though, is pag may CPR na, ang ibig sabihin yan is tinuturing na very safe na yan and the doctors also have discretion. So, kung sabihin ng doktor, okay, mukhang itong taong to may lupus, hindi maganda yung response niya sa antibiotics, tapos, or siguro taong may cancer, binigyan mo ng tatlong course ng vaccine, tapos chemotherapy mo, di ba, baka back to zero siya. Imbis na magpapaalam ka dun sa gobyerno sa sasabihin mo, okay, back to zero kami dito, magdadagdag pa tayo ng tatlo doon. Mm. Pwede mo nang gawin yon as a doctor kasi clinical judgment mo na yon, ang tinatawag doon ay off-label use. Pero pinapahintulutan naman yan pag may CPR. Pero kung EUA, hindi po pwede yan. Okay, sige po. Bago si Chacha, ito ho bang mga bakunang ito? Kasi maiksi ang kanyang expiration eh. Mm-hmm. Ito ho bang ngayon sa aral humaba na expiration? Yes, Manong Ted. Actually, yung binibigay na 6 months expiration dahil sa EUA yan, we expect it to actually last much longer. Pero because of the regulatory issues, hindi mo talaga malalagyan ng mahabang expiration ang mga ito. In fact, ginawa na ng DOH, in-extend na nila yung mga expiration dates ng ibang bakuna. Dahil sa pag-aaral naman, mukhang nananatili naman silang mabisa over that period of time. Okay. Yes, Dr. Edsel, kapag po ba may CPR na yung mga COVID vaccines natin, mawawala na yung mga waiver na pinipirmahan natin bago tayo bakunahan? Oh, well, depende yan siya. Kasi ano yan eh, of course yung EUA, meron talagang waiver yon. Pero yung sa CPR kasi, iba-iba yung regulatory issues dyan. Hindi ako taga-FDA, so hindi ko masasabi na definitely mawawala yan. Dahil iba-iba rin ang characteristics ng bawat gamot. And meron talagang mga ginagawang proseso yung mga yan. So, sa tingin ko na there will be less regulation in that sense. Pero kung ano yung final na magiging itsura nito, hindi ko alam. Kahapon po kausap namin si Dr. Ron Jean Solante at sinasabi niya nga po, nakatulong yung bakuna kung bakit kahit marami yung kaso ng COVID dito sa bansa, konti lang po yung nauospital. Opo, tama po yun. Kasi actually, kung titingnan natin, tumaas ng 60% yung cases per day compared to last week. Pero yung number of severe last week, which was about 14, naging 19. So lima lang yung severe na dadagdag kahit 1,000, more than 1,000 cases a day tayo. Mm-hmm. Malaking tulong po talaga yung bakuna. And this is also what is going to keep our healthcare system open. Kaya hindi natin kailangan magtaas ng alert level as long as our hospitals are doing okay. Mm-hmm. Okay, sige po. So basically nga po, no, kaya kailangan ng booster, klaro ho naman, kasi nga nag-wane o humihina po yung bisa ng bakuna. So tayo po na lamang ngayon, so far wala pang CPR ito, aasa kat aasa sa rekomendasyon ng mga sa inyo, ng mga eksperto, kung hanggang ilang booster ito eventually at ang gobyerno bili ng bakuna. Ganun pa magiging sitwasyon until and unless magkaroon na po talaga ng CPR ito at ipaubayan na po sa private sector ang pangangasiwa po ng mga pagbabakuna. Well, unang-una, Manong Ted, iklaro natin. Yung visa ng bakuna against severe continues.
kahit after the first booster. Tuloy-tuloy pa po yun. Hindi po, wala pong ebidensya na nag-wane yun. Yung bisa niya against interrupting yung pagkahawa or yung pagka-infect mo, yun po yung bumababa. Number one, because of decreasing antibody levels. And number two, dahil itong mga bagong variants are able to avoid itong mga antibodies na ito. Pero in terms of the number of boosters, may mga pag-aaral po talaga yan. And hindi naman completely isa-stop ng gobyerno yung pag-procure. Siyempre, meron pa rin tayong government programs, lalo na dun sa ating indigents, na magpo-procure tayo. Pero makakatulong na kung may CPR na siya, at least pwede na rin ibigay ng private sector. Okay, sige po. So, Doc, maiba lang po ako. Ano, ho? Ito pong pagtaas ngayon ng dengue cases, kumusta po ang Dengvaxia vaccine sa kanila pong pag-aaral ng Sanofi? Well, Manong Ted, actually, ginagamit ang Dengvaxia in a lot of places, including the United States, dun sa mga areas nila, like sa Puerto Rico, na merong dengue. And mukhang safe naman po talaga. Ang naging issue lang nga talaga dito is you want to make sure na yung tao na bibigyan mo ng dengue vaccine has already had at least one case of dengue. And meron ng mga bagong diagnostics na na-develop ngayon na pwede mo rin gawin. Parang yung mga antibody tests natin dati sa COVID, pwede mo na siyang gawin para sa dengue ngayon. Para kung magawa yon, at least mas kampante ka na kung nagkaroon na ng dengue yung isang tao, pwede mo nang iturok. So, I don't know if Sanofi will try to get their CPR back. Pero there's a second dengue vaccine na gawa ng Takeda na maganda rin ang pinapakita. So, hopefully, mapag-aralan ito na maayos at maging open yung ating minds kasi malaki talaga po ang pinsala ng dengue sa ating bansa. Yung pong Takeda na yan, kumusta po? Nasaan na po ang kanilang stage ng pag-aaral nila? At tapos na po yung phase 3 nila, na-publish na po sa New England Journal of Medicine. At hinihintay po natin kung mag-a-apply sila ng CPR dito. I'm not sure kung nag-apply na sila sa ibang countries, pero tapos na po yung phase 3 nito. Apo, pero pareho din po ang kanila pong ang kanila po ding pag-aaral na yan Takeda, gaya po ng Dengvaxia, effective lamang yan kung nagka-dengue ka na. Actually, Manong Ted, mukhang effective siya kahit hindi ka nagka-dengue. Meron talaga siyang epekto. Pero yung long term, in fact, yung sa Dengvaxia, yung first year, meron din talagang epekto. Nag-wane lang siya over time. So, kinakailangan rin natin tingnan itong yung long-term data nito. And baka rin sila naghihintay para siguraduhin lang po nila na kahit hindi ka nagka-dengue, baka meron pa rin epekto yung vaccine sa'yo. Pero tama ho ba yung pag-aaral din na kung hindi ka pa nagkaka-dengue at tinurukan ka ng Dengvaxia, matindi ang side effect? Hindi naman po, Manong Ted. Actually, wala siya masyadong side effects. Kapareho lang. Ang issue is yung risk mo of getting yung severe dengue na katulad nung isang tao na nagkaroon ng second episode of dengue. Kasi di ba alam naman natin yung first episode ng dengue is relatively mild. Yung second, dun yung delikado. Pero kung hindi ka pa kasi nagkakaroon, ang mangyayari is parang nagmimistulang second infection sa'yo kung binigay mo yung vaccine before that. Pero yung risk ng pagkamatay is the same as that of somebody who gets a second dengue infection naturally. Okay, so para mas maliwanag yun, kasi nga ang issue at ito'y napakinggan ko mismo nung kanilang humarap po sa media ang kanilang babaeng nagpapaliwanag dyan na napatunayan sa pag-aaral na effective yung Dengvaxia sa mga nagka-dengue na. Okay, ngayon kung ika'y tinurukan ng Dengvaxia at hindi ka pa nagkaka-dengue, chances are, baka magkaroon ka ng severe dengue. Yun po yun? It's the same as somebody who has already had one dengue vaccine. It's the same as someone who's had one dengue case naturally. Mm-hmm. At kung hindi mo siya turukan, yung dengue risk niya of severe with the second infection is the same as that of somebody who gets a dengue infection after the first vaccine. And that's the point. No, yan pong sinabi ko. Mas malinaw lang po doon siguro sa pagpapaliwanag ko, doktor, no? Pero yung risk, Manong Ted, is not any higher than a second natural dengue infection. Okay, sige po. So, Doc, dito po sa atin, kasi nga, dahil kumbaga nasunog itong Dengvaxian ito at na-cancel po yung kanilang CPR, itong Takeda kaninyo, ginagamit na ito sa ibang mga bansa pero wala pang aplikasyon sa atin. Well, hindi ko alam, Manong Ted. Mukhang hindi pa siya ginagamit sa ibang bansa. Hindi pa sila nag-a-apply kasi bago pa lang rin itong kanilang clinical trial. Yung
Dengvax siya, ginagamit sa maraming bansa, including Singapore. May mga tao nga dito sa Pilipinas pumupunta sa Singapore para mabigyan ng Dengvax siya. Okay. And even in the United States and Europe, aprobado na po ito sa territories na merong dengue. So, ang important lang na dinadagdag ngayon is that magkakaroon, hopefully, ng test na pwede mong gawin sa tao, say sa office, at malalaman mo kung nagka-dengue na siya, in which case, you can give the vaccine. Pero, yun nga, wala pa tayong CPR, so kailangan nating hintayin yung reapplication. Anong pharma company po ang Takeda? At Takeda is a Takeda. Yun po yung pharma company, Takeda po. Ay, sorry. Oh, kasi akala ko parang, ito ba Japanese? Apo. Ah, okay, sige. So, Cha, may tanong ka ba? Opo. Sa monkeypox po, doktor, ano hong inyong balita? Kasi sa kanina ho sa aking ibinasa pong balita, ano, 5,000 na daw ho ang world cases. And sa Europe po ang concentration. Ano ho ang basa po ninyo dito? Gaano po ito nakababahala ho ba ito o hindi? Well, kailangan natin i-monitor, Manong Ted, kasi syempre unusual nga itong number of cases ng monkeypox. Mm-hmm. Bagamat hindi siya kasing nakakahawa compared to COVID, and it's not as deadly as COVID either. So kailangan lang talaga natin bantayan. At yun nga, yung mga ginagawa natin para sa COVID, nananatiling mabisa rin for monkeypox. Yung paggamit ng mask, paghugas ng kamay, at yung pag-monitor rin po natin. And meron na po tayong tests na available sa RITM sa mga suspected cases. Okay, sige po. So Doc Edsel, muli po, maraming salamat sa inyo pong panahon. Ito po'y napaka-importante para ho natin maipaliwanag ng tama ang mga balitang ito. Salamat, Doc! Salamat, Manong Ted. Ingat po kayo. Apo, thank you! Ted Failon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.